Hi, this is a Soul Farm Girl. Ituturo ko naman po kayo dito sa free-range chicken po nila, Sir Ariel. Sa ngayon po kasi wala po si Sir Ariel, busy po siya. So nandito po yung manager niya, si Kuya Buboy. So yan, so Kuya Buboy, kwentuhan mo naman po kami sa chicken, free range chicken nyo dito. Anong lahi yung mga yan? Bali yung mga itim, yan yung Black Australorp, tapos yung mga pula, Rhode Island Red. Oh, okay. Ngayon, ito mga to, sobrang bait ni Bossing eh. Ang ginagawa niya, lahat ng napipisa, halimbawa breeding season, nagbi-breed kami, tapos pinalalaki namin. At yan ang supply namin sa buong taon. Oh, social naman. Oo. Oh, ganun kabait si Boss Ariel. Pinapakain lang ni Boss. Oh, pangkain lang namin yan. Oo. Kaya yung mga interesadong bibili, magbebenta rin kami. Bakit hindi? Oo. Opo. Para naman mapadami nyo rin at ganun din ang gagawin ninyo. So yung dito po sa pag-aalaga po nila, ilang piraso lang yung mga yan? Bali yung mga breeder namin, mga imported kasi yung mga breeder namin, bali 25. Oh, 25 heads lang, nag-start po kayo doon. Opo. So ngayon ang dami na, no? Pero yan, nabawasan na po kasi yan yung bawas iba. Kasi na, July na ngayon eh. Oh, mag-August na, kaya malapit na maubos. Kinakain lang nila yung mga mamahaling manok na yan. Yung mga iba nga, hirap sila maghanap ng ano eh, manok. Lahi ng ganyan. Oo, lahi ng ganyan. Yun, so may nahalong kuya, kakirel, tama ba? Kakirel. Yung puti na yun, nahalo lang. Kumbaga, nag-migrate lang dito. Puti. Puti. Yan yung mga ano eh, paitluging manok. So ngayon lalaki po siya kaya hindi siya nangingitlog. Nilagay na lang po dito ni Kuya Buboy. Pang-ulam din yan. Pang-ulam din yan. Masarap-sarap din yung karne niyan eh, no? Mm-hmm. Doon naman sa kabila, mga turkey. Oh, turkey. Okay. Opo. Magkano bentahan niya ng pares niyan, Kuya, yung turkey? Yan ang hindi ko po alam. Hindi mo pa alam yung presyo niyan. Si Boss Ariel lang nakakaalam niyan. Mm-mm. Pero madali lang naman kausap si Bossing. So lahat po ng klase ng mga chicken nila dito, mga animals po nila, may mga pares-pares po yan na pwede po kayong bumili. Mag-inquire po kayo para maibigay ko rin po yung number ni Kuya Buboy. Apo. Puntahan naman po natin yung mga breeder nila tsaka yung turkey. Tamahan mo na rin ng ano? May pasalubong sa akin si Kuya. Madam, tamahan mo na rin ng manok. Wag na kuya, manok. Partner niyan. Partner. Ito, tingnan mo oh. Kahon ng ampalaya. Ito yung request ko kasi. Yan. Saka sili. Pang artem. Thank you. Tapos mga two-way radio. Mga oo ganun. Nga eh. Kulang pa. Hindi ka anong mapagod si sir. Ang luwang ng ano nila dito, lupain nila. So kulang yung isang araw mo para mag-ikot dito. Diyan naman po sa kabila, yan ang balak ni Bossing na pagtataniman ng saging. Ah, dito po? Opo. Oo, dyan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang sa dulo. Oo. Yun naman po, para saan yung ano doon, hinukay? Source ng tubig lang namin po yan, pag kailangan namin ng tubig. Mm-mm. Pero baka lalagyan niya ng ano, mga hito. Mga hito naman. Opo. Okay, so ang ganda. Ang ganda ng ano niya dito. Tara, doon lang tayo sa mga ano, manok. Ito naman po yung breeder nila. Pasok po. Mga itlog na rin sila dito eh. Rhode Island Red. Etong lalaki. Isa lang po yan. Isa lang po lahat yan. Oh. Ang dami niyang chicks dito ha. Magsasawa. Oh. Puro babae na lahat yung kasama niya, no? Yung pinapakain po nila dito, ito breeder feeds. Pang baboy po yan. Pero ang ginawa na lang po nila dito,
sa lahat ng hayop po nila, ito na po yung pinapakain nila para hindi sila malito kung ano yung dadamputin nila. Tsaka kasi ito yung pinakamurang feeds. Yung lalaki ba, sir? O yung inahin na lang? Ay, lalaki. Uli mo yung lalaki. Pag yung bakla. Yan. Ito, sir? O, sige. Pa. Yan. Yan. Parang. Okay, okay. Dun. Gawa ka mabuti, ha? Hindi ako to. Ayan lang, hawakan mo lang na ganyan mata. Ayan. Ayan okay, ha? Oh. Oh, laki. Ang bigat niya, oh. Ang bigat niya siguro mga ano to, 5 kilo? Kuya, 5? Maabot ko ng 6, 7. Oh, okay. Ang bigat eh. Hindi naman to nanuno ka. Hindi naman to. Hindi naman mabait naman siya. Ay. Oh, yan na. Yan na. Tapos yung mga itlog po dito, anong ginagawa po ninyo? Ang ginagawa po namin, pagka nang itlog sila, iniipon namin, tapos pina-incubate namin. Okay. Tapos pagka halimbawa mga sisiw na, may brooder kami sa mga sisiw, tapos pagka medyo malaki na, mga 2 to 3 months, pini-free range na lang namin. Opo. So yung dito, mga naiiwan na dito yung mga breeder ano lang, pang-breeder lang. Opo. So sa ngayon po, meron po ba kayong ini-incubate na ano, mga itlog? Sa ngayon, hindi kami nagpapa-incubate dahil tag-ulan na po. Okay. Pagka breeding season, doon lang po kami nagpapa-incubate. Yung kailan po ba yung breeding? Mga December, January, February, hanggang March. Okay. Pero yung mga itlog po nila ngayon, kasi may mga itlog pa po, ano, niluluto nyo na lang, kinakain na lang. Pang-ulam na rin po, pang-merienda. Opo. Kaya dito po sa farm ni Bossing Ariel, hindi ka magugutom. Oo, tama. Tamad ka na lang pagka, ano, di ba, Makoy? Oo. Tsaka libre po yung ano nila dito, no? Libre po pag-ulam, pagkain. Opo. Kung gusto nila magkatay, magkakatay lang sila ng ano dito. Opo. Manok, baboy, ganun, kabayo. Tupa. Tupa. Opo. Grabe, sa social na mga ano po nila dito, caretaker po nila. Mabait po yung boss nila dito. Oo. Sana all. Ganyan, di ba? Pati yung mga caretaker po nila. Ayan, oh, mabait. Mababait din po yung mga caretaker nila dito tsaka masisipag. Sana all, di ba? Ganyan yung mga caretaker na makuha namin balang araw pag nagpalaki po kami ng farm. Opo. Punta naman po tayo dito sa mga ano to? Pabo. Turkey. Ito yung nangahabol eh. Yan. Ang dami rin nilang pabo dito. Pag gusto niyo pong bumili ng pabo dito, meron pong pares. Pwede po kayo nilang bigyan. Kuya, dali na. Harvest ka na ng itlog. Oops, napakan. Ano to? Merien. Oh, ito itlog oh. Ayan. Yan po yung merienda namin. Tapos merienda. Bunga ng saba. Nilaga, ayan. O kaya prito. Tapos ano sa tinapay. Palaman. Dami rin ah. Kuya, anong luto ng ano, pabo? Anong masarap? Lahat po masarap, basta pabo. Pabo? Pero ang pinakamasarap, yung ililitsyon mo siya. Ah, talaga? Hindi ko pa na-try na ano. Masarap, lalo sa dibdib. Oo, so sa susunod, sa mag-litsyon na lang kami, ha? Ang masarap. Try natin. Ang masarap po. Talaga mas po. Masarap pa sa, ewan ko lang, pagka nakatikim na kayo ng ano. Ito, pinakamasarap. Masarap pa sa baboy. Talaga? Okay. Malambot yung karne niyan. Malambot po. Oh, try din natin mag-ano, litsyon. Opo. So, pwede rin po yan sa adobo, tama ba? Kaldereta. Dinuguan. Hindi ko pa natikman yan. Ay, matitikman niyo po. May kami po. Ikaw, kuya. O, sige, magluto tayo sa susunod. Opo. Ayan, so ganun, tikman natin mamaya yung itlog nila na nilaga. Kasi hindi ko pa natitikman tong pabo na to eh. Ang tagal-tagal ko na dito sa probinsya pero hindi pa ako nakakatikim ng pabo na, nilitsyon. Tsaka yung mga lutong kaldereta, adobo, hindi pa. So, dinuguan sa susunod po na video, magta-try po tayo. Dinuguan. Opo. The best din yung dinuguan nila dito. So, try natin yan lutuin sa susunod. So, dito naman po tayo sa isang kulungan nila, kuya. Ano naman yung mga nasa loob niyan? Black Australorp. Ito yung mga breeder namin. Oh, okay. Sige, tara. Kapok tayo. Yan. Gansa, tapos? Gansa.
Tapos peking duck naman yung puti, tapos pato yung isa, tapos yung mga itim, yung mga black Australorp po. Mga breeder po namin. Breeder. So yan, pinagsama-sama na po nila lahat dito kasi hindi pa sila nakakapagpagawa ng bahay ng mga yan. Apo. Kaya dito naman sila. Hindi naman sila nag-aaway-away, no kuya? Hindi naman. Friendly naman sila. Friendly, oo. Mana sa ano, manager. Sa manager. Friendly. Peking duck yung kulay dilaw yung nguso. And then yung isa naman, yung puti yung nguso niya. Pato. Pato. Itong mga mahabang liig, gansa. Yung mga yan, oh. Yung brown, white.